Yo, Matchmaker PH, former WBO champion ng bantamweight division na si Paul Butler ay may patutsada nga po tungkol kay Naoya the Monster Inoue. Maalala nga natin na naglaban itong dalawa para undisputed belt at dito nga po ay nabugbog itong si Paul Butler ng the Monster of Japan at tinaguri ang first undisputed champion ng Asia na si Naoya the Monster Inoue. Dito nga po maalala natin mga kamatchmaker na nabugbog nga po itong si Luis Neri ni Naoya the Monster Inoue. Hindi nga po bumilib dito si Paul Butler kahit na nanalo na impresibong knockout via stoppage itong si Naoya the Monster Inoue. Sinabi nga po ni Paul Butler na dapat nang umakyat itong si Naoya the Monster Inoue sa featherweight division sapagkat wala na daw magagandang kalidad na fighter dito sa super bantamweight, nasa featherweight na. Maalala natin na pinahirapan talaga itong si Paul Butler ng the Monster ng Japan. Mautak din itong si Paul Butler, baka gusto lang tumakbo dito sa super bantamweight division at iwasan itong si Naoya the Monster Inoue para makuha ang belt sa super bantamweight division. Dito nga po ay masabi natin na sinabi ni Paul Butler na wala na daw ang challenging fighter dito sa super bantamweight division. Nakalimutan la ata na andyan pa si Cuadro Alas, nag-aabang lang ng isang hamon. Kaya naman dito ay masabi natin na itong si Naoya the Monster Inoue ay parang mapapalaban sa bansang Inglaterra. Samantala mga kamatchmaker, Papa Ryan King Garcia naglabas na nga po ng resulta sa kanyang B samples at dito nga po ay tinira niya agad itong si Devin Haney na naging stress reliever niya. Dito nga po ay parang tumaba at kumain ng Jollibee itong si Devin Haney. Sa kanyang latest interview nga ay ayaw na nga po niyang makipag-rematch sapagkat nanganganib daw ang buhay niya kay Ryan King Garcia dahil sa mga pinagbabawal nitong iniinom at ini-intake para lumakas. Sabi nga niya mga kamatchmaker na kung papalarin ay hindi na niya kayang labanan at iiwasan na niya si Ryan King Garcia. Maalala natin na parang pinaglaruan lang siya ni Papa Ray sa ibabaw ng lona at sabi niya ay hindi niya matanggap na meron pang mas magaling sa kanya sa ibabaw ng lona at yun lang si Ryan King Garcia na parang hindi seryoso sa on the way nilang bakbakan. Ngunit nung fight day na parang nagkagulatan ang buong mundo sa boxing fans world. Parang ginulat talaga, 1-10 ang panalo, kaya maraming yumaman on that day kabilang na si Ryan King Garcia. Dito nga mga kamatchmaker ay lumabas ang B-sample